Hello Green Fingers, welcome back to my channel. For this second part ng video, tuturo ko na po sa inyo kung paano i-repot at alagaan ang purple heart plant. So ito na po yung mga cuttings na na-propagate natin. Check lang natin kung naging successful ang propagation. Tsaka natin sila i-repot sa mas malaking container. So this one, marami naman siya agad. Yung mga leaves hindi na lang kaugat pero okay lang. Ito naman yung pangalawa. Marami na siyang roots. Itong isa, hindi naman siya masyado nagkaugat kaya ibabalik lang natin sa container. Itong pangatlo yun siya yung pinakamaraming ugat. So ito na po yung mga cuttings na ire-repot natin using this pot. Lagyan natin ng shell at worm cast sa ilalim. Nilalagyan din natin ng dried leaves for additional nutrients sa halaman. Saka natin yung lalagyan ng potting mix. Yung potting mix yung pinaghalong topsoil, compost, cow manure at worm cast. Inahaluin lang natin sila ng mabuti. So ito po yung recycled bottle na pwede natin gawing planter. Ginawa ko siya ng detachable base in case na kailangan natin i-repot yung cutting. Nilagyan na natin ng potting mix at some banana peel yung container. At lagyan na natin ulit ng lupa about 2/3 deep yung lalim niya. Nilagyan na natin ng lupa yung small planter. Ngayon pwede natin i-repot ang ating mga cuttings. 2 hanggang 3 ang nilagay ko dito para madaling lumago. Iwasan lang na hindi maputol ang mga cuttings habang nilalagyan natin sila ng potting mix. I-firm lang yung lupa para mag-stable yung mga halaman. Hindi naman sa maliit na planter, ilalagay natin isa lang na cutting. Nakalagyan natin ng potting mix hanggang mag-stable ang halaman. So option lang po dito, nilagyan ko lang siya ng support para medyo mataas tingnan yung cuttings. Pero maaari din naman itong hayaang mag-cascade. Then didiligan lang natin sila ng mabuti. Kinabukasan may mga flowers na nagpangiti sa akin. Ito na po ang ating newly repotted cuttings. Kay ganda nilang pagmasdan. Dumako naman tayo din sa mga cuttings na pinaugat natin sa tubig. As you can see, may mga ugat na siya at pwede na silang i-repot. Dito sa maliit na hanging planter natin sila itatanim, nilagyan ko muna ng worm cast bago nilagyan ng potting mix. Dalawa lang itatanim natin. Nilalagyan natin ng potting mix para mag-firm ang mga cuttings.
ngayon mapapakita sa inyo paano mag-recycle ng plastic bottle bilang planter. So, nilagyan ko lang ng butas sa gilid at ilalim using soldering gun. Guys, lagi mag-ingat sa paggamit ng mga matatalim na bagay. Ayan, marami na silang butas. Tapos lalagariin lang natin yung gilid. At gugupit tayo ng maayos. Gamit ang gunting, gugupitin lang natin itong gilid, yung top part. Maaari din naman gupitin yung matatalim na edges para hindi tayo masugatan kapag nag-time na tayo. Ayan, meron na tayong new planter na kamatch na ating purple heart plant. Ngayon, lalagyan na natin yung cutting at talagyan ng potting mix. Then, i-firm nyo lang ulit yung lupa para mag-stable yung cutting. Pwede na natin silang didigan ng mabuti. At ilagay din sa bright indirect light or yung merong morning sun. Ito na ating mga bagong halaman. Gusto ng purple heart plant ang moist to dry soil, although drought tolerant din naman ito. Maaaring prone ito sa root rot kapag nababal sa soggy soil. Kapag natuyo naman yung lupa, agad diligan ito upang hindi ma-stress ang halaman, especially during dry or summer season. In terms of sunlight requirement, gusto nito ang morning and late afternoon sun. Kapag matagal ito sa full sun gaya ng tanghaling tapat, maaaring masunog ang foliage nito at ma-stress ang halaman. Gusto rin nito ang bright indirect light. Napansin ko lang na kapag limited ang sun exposure, ito ay nagiging green ang mga dahon at nababawasan ang pagka-purple nila. Yung tubig na nasa stem at leaves nito ay maaaring maging sanhi ng skin irritation, especially sa may mga sensitive skin. Common pests nito ay ang scales, mealybugs, at maliliit na grasshoppers. Dito sa aking hardin, itong mga grasshoppers ang karaniwang nakikita kong maatake sa mga halaman. Kung may mga nakadapo ng mga mealybugs, maaaring tanggalin ito gamit ang cotton buds na may alcohol. Ito yung mother plant na nabili ko for only 30 pesos after a few months, lumago na ito. Maaaring iprune na ang halaman kung nagiging leggy or pwede nang i-propagate para ma-retain yung desired height ng halaman. Sinasabing invasive din ito kapag itinanim directly sa lupa, kaya mas recommended na sa container ito itanim. Kapag regular ang pruning, mas madaling itong maging bushy o mag-produce ng maraming stem. Maaaring hayaan na lang itong mag-cascade. In terms of plant food, binibigyan ko lang ito ng natural fertilizers such as compost, worm cast, at banana peel. Gawing makulay ang ating mga hardin sa pamamagitan ng pag-aalaga ng purple heart plant. Ang pag-aalaga ng mga halaman ay therapeutic at inilalayo tayo sa masasamang bisyo.
Ito na po ang ating featured plant for today, ang Purple Heart Plant. Sana may natutunan kayo sa aking video. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and share this video at mag-subscribe na po sa aking channel. Ingat po kayo. Stay safe and stay healthy, Green Fingers. Meanwhile, sa aking It's a Bitsy Garden, mag-mulberry picking naman tayo.